Hi guys, Milo Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga air signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa my description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so let's start po with Gemini. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Gemini sa mga susunod na mga araw? So, we have here the Knight of Pentacles. Makakatanggap kayo ng proposal. Not really yung proposal na marriage, ano. Yung some kind of pwedeng offer, English pa kasi. Basta proposal. This can be from somebody na medyo may ginawang kasinungalingan sa'yo. At itong proposal na to, it might be risky. Okay? Parang wala kang kasiguraduhan. Pwedeng pangako lamang or pwedeng mabagal, kumbaga yung takbo. So, hindi ka ganun naka-sure kung ano yung magiging ending nitong proposal na to. Okay, so i-apply nyo po siya according to your situation. But, you know, since this is a love reading, it might mean na may mag-offer sa'yo ng relationship. Okay, may marami siyang pinapangako sa'yo. Pero may history itong tao na to na nagsinungaling sa'yo. Kaya kumbaga, to accept this offer or to accept this proposal will mean na you are taking a chance or a risk with this person. Okay? And then we have here the Seven of Wands. The Nine of Cups. The King of Cups. And then, the Six of Pentacles. Now, ang sinasabi dito is, it's better na tipong stand your ground. I mean, dapat meron kang mga, tawag nito, preferences. Dapat meron kang mga, ang tawag nito, standard na yun. Dapat meron kang standards na pinapanindigan mo na hindi mo kailangan na i-bend yung sarili mo. Hindi mo kailangan i-compromise yung prinsipyo mo, yung mga paninindigan mo sa buhay. And sinasabi rin here na it's much better if you will just wait for somebody na talagang sigurado ka na mahal ka at maibibigay sa'yo lahat ng pangangailangan mo at merong reciprocation ng feelings. Okay? Kaysa naman doon sa wala siyang ano, hindi siya sure. Puro pangako lang. Pwedeng sasabihin niya sa'yo is sa ngayon hindi pa ako ready pero siguro after ilang years, pwede na, ganyan. Lalo na kung halimbawang kayo yung third party, pwede sasabihin niya, ikaw yung pinipili ko, hindi ko lang kasi siya maiwanan ngayon, pero maniwala ka, iiwanan ko rin siya at magiging tayo ng legal. Yung mga ganyan na mga pangako. Ano? And then we have here the Two of Swords, pero ikaw, oo, nagkakaroon ka naman ng doubts dito. Okay? Parang malabo rin talaga sa'yo na maibibigay nga sa'yo yung hinahangad mo na committed relationship nitong tao na ito. Okay? Doubts. And then over here also is confusion. And the Three of Swords is yung heartache. This can also mean a third-party situation. So, pwedeng hindi ikaw ang first choice, hindi ikaw yung priority, puro pangako lamang siya sa'yo. Kaya, nalilito ka, nagda-doubt ka sa mga sinasabi niya na
magkakaroon kayo ng committed relationship. Okay? And then we have here the Wheel of Fortune, the King of Swords, and then we have here the Strength card. Oo, magkakaroon ng mga pagbabago, pero itong mga pagbabago na ito will be more on you being stronger. Okay? Kumbaga talagang pwedeng ilalatag mo sa kanya, ito yung mga conditions ko, ito yung mga gusto kong mangyari. Ngayon kung hindi mo mamimit itong mga qualifications na to, eh di bali na lang. Okay, parang you're standing really firm on your ground, fighting for what you want or what you believe na tama na mangyari. Okay, and then we have here the Eight of Wands, and then we have here the Two of Cups. And ngayon, nakikita ko rin yung pag-entra ngayon nitong bago na makikilala mo na sinasabi ko na kailangan mong antay-antayin lang. And once na nakilala mo itong tao na ito, magiging mabilis yung mga pangyayari. Kasi talagang instant eh. Kung dito sa isang may nagkakaroon ka ng doubts, dito talagang sure ka. You can feel it right away. You know it right away. Walang bahid ng pag-aalinlangan. Parang magiging mabilis yung mga pangyayari. And then Two of Cups, mararamdaman mo talaga na what you feel and what he or she feels ay pareho kayo. Equal. Okay, and then we have here the Knight of Wands. And it can be a very fiery energy. A go-getter talaga. Na once na nag-meet kayo, alam niya na gusto ka niya, eh talagang gagawin niya yung makakaya niya. Para lang makuha ka niya. Or talagang, kumbaga, eh, hindi naman yung as a possession, but more of yung babakuran ka niya talaga. At magkukumit talaga siya sa'yo kasi ayaw niya na mawala ka pa. Okay? So, yun yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Gemini. Para sa mga Libra, okay, let's see, ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Libra sa mga susunod na mga araw? So, we have here the Wheel of Fortune, the Empress, the King of Wands, and the King of Swords. Okay, mukhang maraming involved na tao dito sa kwento na ito. Pwedeng magkaroon ng mga pangyayari na makakapagpabago ng takbo, kumbaga, ng inyong buhay pag-ibig. Okay? Meron ako nakikita dito na maaaring mabuntis or taong buntis or may anak. Hindi ko lang sure kung ikaw to or it can be the third party, especially if you are dealing with a Leo or an Aquarius. Pwede rin Earth sign. Okay? Taurus, Virgo, Capricorn. Anyway, so, pwedeng ano eh, may naging mapusok. Kaya tipong may mabubuntis. Tapos, it can create some kind of siyempre, argument, lalo na kung hindi ikaw yung nabuntis. Okay? And then we have here the Queen of Swords. So, talagang makikipaglaban ka. Okay, this is your card, the Queen of Swords. Na hindi ka rin papatalo dito. Okay? Kung inaway ka nung isa, makikipag-away ka rin. And then we have here the Eight of Pentacles, the Three of Wands, and then we have here the King of Pentacles. Ang dami talagang involved dito sa kwento na ito. Sa sobrang dami, medyo
nakakalito. Ang inaano dito is, at first siguro, ipaglalaban mo yung relationship mo. Lalo na kung ikaw yung nauna or ikaw yung legal. Parang ine-effortan mo, kumbaga na maayos pa kayo. At talagang nakikipag-away ka para lang hindi masira kung ano yung meron ka. But it will get to a point wherein mapag-iisip ka na tama pa ba itong ipinaglalaban ko. Maybe it is best for me na lumayo na lang. Lalo na yung halimbawang itong pinaglalaban ko, eh hindi rin naman ako pinaniningligan. Mahirap naman kasi na to be in a relationship na isa lang yung lumalaban. Sabi nga nila, di ba, it takes two to tango. Hindi pwedeng ikaw lang. Hindi pwedeng siya lang. Kailangan sabay kayo. So, if ever man na halimbawa mapag-isipan mo na mag-move on ka, pwedeng doon na-appear ngayon itong si King of Pentacles na pwedeng somebody who's much matured, mas accomplished, mas mayaman, may kaya, may naipon na, may naipundar na, may maipagmamalaki na, na kaya ka na niyang buhayin at panindigan. Okay? Pwedeng, yun din siguro yung tatakbo sa isipan mo na, I deserve somebody who is like this. Hindi ko deserve yung tipong nakikipag-away ako para lang ako yung piliin. Okay? And then we have here the Eight of Cups. So this is you now walking away. Okay? Kung ito, nag-iisip ka pa lang na mag-walk away, ito, nagsimula ka lang mag-move on. Lumayo. Oo, it's going to be difficult. Kasi pwedeng mahal mo pa. But ang maganda dito kasi kay card na to is the realization that you deserve so much more. Na you are ready to find, kumbaga, yung happiness and emotional contentment na alam mo na hindi mo na mahahanap pa or makukuha pa sa current na situation mo. Okay, so you are off finding the love of your life. And then, we have here the Strength card na talagang nagpapaka-strong ka dito. Kasi alam mo na you deserve more, na tipong you know what you want. Alam mo yung dapat. Alam mo yung tama na nakukuha mo. Okay? And it can happen na maibibigay sa'yo kung ano talaga yung deserve mo. Okay? And then we have the Ace of Pentacles, which is ito na yung doors will open, opportunities will open, new relationship, new connections, which might lead into something really serious nga. And then we have here, yeah, puro aces ko, new beginnings, new opportunities, new relationship. Na mas seryoso, mas emotionally fulfilling. And then we have here the Hermit. Maybe Hermit, again, nasabi ko ba kanina earth sign? Kung hindi pa, it can be an earth sign. Kung hindi earth sign, meron din ditong fire sign. Again, Ace of Wands. Tatlong aces na yon. So definitely, may new beginnings na mangyayari sa'yo. Okay? And then we have the Eight of Wands, which talks about progress, falling in love, ganyan. So, wag ka malungkot. Do not be afraid to be alone for the meantime. Kasi nga, merong, alam mo yung kailangan mong linisin muna ang isang bagay para may magandang pumasok. Parang ganun yung mangyayari sa'yo. Kumbaga sa kwarto,
kailangan mo munang ilabas lahat ng kalat or linisin bago mo kumbaga maisaayos lahat or maipasok yung mga bagong mga bagay. Okay? So, yun yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Libra. Para sa mga Aquarius, okay, so we will see ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Aquarius. Okay, so we have here the Four of Pentacles. Ang nakikita ko dito, parang nahihirapan ka pa rin mag-let go of somebody na niloko ka na, ilang beses ka nang binetray. Pero, alam mo yung, kahit alam mo na niloloko ka, mas umaasa ka pa na magiging masaya ka pa rin or magiging masaya pa rin kayo nitong tao na to. Pwede na siguro sa mga susunod na mga araw, makakaramdam ka ng some kind of happiness na maibibigay nitong tao na to sa'yo. Pero it's superficial or momentary. Okay? Hindi siya magtatagal. Okay? Kasi nga, parang ano eh, mangloloko talaga tong tao na to eh. Siguro susuyuin ka lang ganyan para mapaniwala ka siguro na everything is okay. And then we have here the Knight of Swords. So, kung gano'n siya kabilis na nangyari, ganun din kabilis na magigiba. Okay, the Tower, destruction. And then, Nine of Pentacles, ibig sabihin, pwede kayong, ano eh, maghiwalay uli. So, kung halimbawa, nagkabalikan kayo, din, saglit lang, magiging masaya ka, and then, hihiwalay ang kanyang muli. Kasi nga, niloloko ka lang niya. Okay, or magkakaroon na naman kayo ng kaguluhan. And then, we have the Six of Cups. So, makikipagbalikan nga. Malaki rin yung chance na air sign din itong tao na ito. Kung hindi air sign, it's fire sign. Okay? And then we have here the Lovers. Makikipagbalikan, magiging lovers kayong muli. Okay, Ace of Cups. Pero Eight of Swords. So, nasabi ko na yan actually. Babalik siya, makikipagbalikan siya, magiging kayong muli. At first, parang damang-dama mo yung happiness, parang in love ka na naman. And then biglang, boom, niloho ka na naman niya. And you will feel helpless again. Okay? And then magkakagulo na naman kayo. And then we have the Two of Pentacles, can be a third-party situation. And itong magiging third party na to, you somehow have an idea na kung sino ito. It can be a fire sign. Okay? Na kunyari, wala siyang pake. Pero yun pala may nangyayari. Ganon. Parang gut instincts mo ba? Mararamdaman mo na meron siyang pinagkakabisihan. Tapos tama yung hinala mo. Okay? And then we have here the Justice card. And then the Seven of Wands. So sasabihin mo, hindi ko to deserve. I need justice. Justicia. I know what I deserve. Kaya, you will stand up and fight for yourself. Fight in a way na hindi yung pinaglalaban mo pa yung relationship ninyo, ha. Pinaglalaban mo yung sarili mo na alam mo na hindi mo ito deserve. Kaya, pwedeng aalis ka saan sa situation na yan. And then we have the Seven of Pentacles.
Maybe matagal mo na naalam ito. Maaaring alam mo na yung dapat mo na gawin noon pa, pero nga nahihirapan ka, na i-let go siya. You really tried to hold on and wish na mag-work out pa. Pero, ayun, finally siguro, itong mangyayari na ito, nakaguluhan na naman, ito na yung parang ano mo, limit mo. Sobrang sukdulan na. Hindi mo na kaya pa. Okay? And, ayun, parang matagal man yung naging proseso ng yung namatauhan ka, at least this time. It's happening or it's going to happen. At, ayun, you will stand up and walk away from this person. Okay? So, yun yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Aquarius.